here, and welcome back to another informative video. In today's episode of Chikahan While Driving, let's discuss what you should do on your first employment. Kasi ang dami nagme-message sa akin and nagko-comment sa videos ko, Ma'am Ruch, lilipat ako ng work. O kaya, I just graduated. Anong gagawin ko sa first job ko? 24 na ako, tapos di ko alam kung anong gagawin ko. Tama ba yung lilipatan ko? Tama ba yung employment or employer na pinili ko? Those things we will discuss in today's Chikahan. I'm on my way nga to Anytime Fitness kasi minigyan ako ng free pass nung ka-work ko and sasabay ko na mag-i-inquire na rin ako para dun sa 3 to 6 months. It's hard kasi to commit 1 year sa gym. You know why? Kasi lilipat ako ng Cavite. And you know naman, I got that house when I was 22. And at the same time, parang hindi pa siya ganun ka-develop yung area. So I doubt if there's an Anytime Fitness near there. So sabi ko sa self ko, 3 to 6 months lang yung i-avail ko na service for that. Di ko alam kung meron eh. Parang 6 months ata. Gold's Gym ata yung may ano, yung may 3 months, not sure. Pero kasi, yeah, yun yung gagawin ko today. So yun nga, ano nga bang gagawin mo? Paano nga ba kapag first job mo, anong mga dapat mong i-consider? Tama ba yung tinatahak mo na landas? Tingin mo ba magiging okay in the long run yung ginagawa mo? Ayun, yun ang pag-usapan natin. Para at least klaro kung papaano yung magiging areglo mo. Okay, una sa lahat, maglista ka ng... I always tell this, no? You should have your rating card. Ang nakakatawa kasi sa mga ano, ang nakakatawa kasi sa mga employer, no? Akala nyo, kayong mga employees, nire-rate kayo dahil probationary kayo, o kaya new kayo sa job, kayo din, you're also rating your employers. Kayo rin mismo sa sarili nyo, meron din kayong standard na tinatawag on how can you gauge. Ang nakakatawa kasi, minsan, iniisip na lang lagi ng mga tao na laging lamang ang employer, no? Na laging lamang ang employer sa lahat ng aspeto. But the truth is, you as an employee, you can also try to give ratings to your employer. So ano nga ba yung sinasabi ko doon particularly? Number one, ako, ang hinahanap ko sa employer noon, na hindi ko to ano ha, hindi ko to kinalilimutan na tinuro sa akin ng mga mentor ko. Meron tinatawag na 3 over 3 rating kami noon. Ano ibig sabihin noon? Number one, yung ano office. Sila ba may-ari ng office? Rented ba? Owned ba? It's part of the security of the company eh. Now you might be saying na marami namang company ang rented eh. Your call. Kaya nga rating card yan eh. Ikaw lang din ang makakasagot if that works for you or hindi. But for me, masasabi ko na ano siya, 1 point siya dun agad kung... 1 point dun siya agad kung owned yung company. Sa kanila yung building, sa kanila yung condo. You get what I'm saying. Second, this is the still under the 3 over 3 rating na tinatawag ah. Second, maganda ba yung benefits? Maganda ba yung benefits? Siyempre, tatrabaho tayo. Tungkol lang naman din tayo sa benepisyo. Shucks, nakikita pa ba ako? Mali pala ang pagbablog at this time. Mali pa lang mag-vlog ng gantong oras. Wait, I can't see you. Ang oh gosh. Oh gosh. Ang silaw, grabe. That's like my weakness because of my glasses. So yon, as I was saying, yung ano nyo ba, owned pa siya? And then second, masasabi mo bang ang benefits is okay, 'di ba? Those are the things that you can consider. Okay ba ang benepisyo ng kumpanya na yon? And then third, proximity. Bakit ba kasama sa 3 over 3 rating ko ang proximity? Or yung lapit ng trabaho? Alam nyo, tanggapin nyo na't hindi, ang Pilipinas, traffic talaga. Ang pangit ng roads natin. And at the same time, nasisilaw na naman ako. Ang pangit ng ano natin, transportation system. So kung ikaw, magta-travel ka ng 2 oras, 3 oras, sa balikan pa yon, sabihin na natin ginugugol mo 4.5 hours a day para lang mag-travel doon sa trabaho mo, eh baka kailangan mong i-reconsider yung naiisip mo or pinapasukan mo. Ako ha, I live in Pasig.
once or twice lang ako nag Makati kasi it's really my weakness traveling that far. Yun. Kasi hindi ako mabilis kumilos sa umaga, lalo na sa pag-aayos ng sarili ko at paliligo. Sobra talagang ano ko, sobra talagang OA ko sa katawan. Kaartehan talaga, ano pa, I fix myself pa, ganyan. Before kasi hindi naman ako nagme-makeup eh. Parang wala rin ako kahit anong prepping or skincare. But then as you get old, iniisip mo kailangan maayos ka, you present yourself well, and at the same time dahil tumatanda ka na, your skin is not that good. Since your skin is not that good, maglalagay ka pa ng mga skincare routine sa umaga, etc. When I was young, I did not do those things eh, kasi nga, I feel I don't need it. So now, wait lang. Akakasilaw sobra, shocks. How do I survive filming today? Nabubulag na ako sa araw na to. Yun. So, proximity plays a huge part there. Aminin mo man o hindi, ang mahal, pag malayo ka, edi malaki din yung gagastusin mo sa ano. Malaki rin po yung gagastusin mo sa transportation mo. So, yung allowance mo for that, imbis na itutulog mo, or imbis na isisave mo, magagastos mo pa. So, yun yung 3 over 3 rating na ginagawa ko every time I transfer to a new company. At kahit na nagsisimula lang pa lang ako ganun. You do your checklist, syempre. What works for you? What do you think would be beneficial for you? Kasi at the end of the day, you work because you wanna earn money. And when you earn money, that's your motivation so that you can activate the lifestyle that you want for yourself, right? So, ako, ang ginagawa ko lagi, nag-checklist tayo ng 3 over 3 na tinatawag. Now, pwede mong palitan yun ah. Ulitin ko ano nga ba yung 3 over 3 na yun. Una sa lahat, stability of the company. Sometimes, hindi naman natin ikakailan na hindi natin alam yung mga aspeto dun sa financial kapag kakaumpisa mo pa lang or paano yung environment. So, ako, ang qualifications ko nun lagi, sila ba ang may-ari nung building na meron. Ako, yung company na pinag-workan ko ngayon, owned yung mismong building. So, that's a plus sign for me. And then second, benefits. Meron bang HMO? May pa-health card ba? May mga allowances? I have all those in the company that I work for now. And then third, proximity. Pasig lang ako, or tigas na yung pinagtatrabahuan ko. Imagine, I can drive 30 minutes papuntang Ortigas if I want to. O may naiwan ako sa office, I can also do that. Punta lang ako sa opisina kasi napakabilis lang naman ng travel time ko. So those are the factors to consider, no? I really hate the sun! Fudge! Sakit sa mata, hirap mag-drive. Second thing that you consider, ha? So after all those, ang sunod mo na i-consider is yung career path. Yung career path na tinatawag, lalo na dun sa mga first time, no? Yung career path na tinatawag, napagtanong mo ba siya sa mga kakilala mo? Have you checked their website, their LinkedIn accounts, their reviews? Those factors might not be true all the time, but it's a good indicator kung okay nga ba yung papasukan mong trabaho. You should do your due diligence in checking those kasi alam mo, yung career path mo would really define what would be the next pa sa yung career. So, maganda na yung papasukan mo, hindi lang din basta-basta. And I'm not saying you go to big corporations, ha? Hindi ganun. There are small companies and a lot of times mas maganda pa sa small companies kasi you'll be valued there kesa pumunta ka sa mga big corporations na grabe din yung competition. So, it's really your appetite kung saan mo siya pipiliin. What I'm saying is that dapat yung factors na yung kinoconsider mo, siguro nakita mo dun sa, ay, ang pangit nung ano nila, ang pangit pala nung mga sinasabi sa kanila ng employees. So, ikaw, mag-re-strategize ka tuloy, siguro magsistay lang ako for ilang years dito sa company na to kasi hindi pala siya okay. O kaya, dapat mag-iingat ka because blah, blah, blah. You know, those factors, those are indicators eh. Consider mo lang din. And then next, pangatlo na ginagawa ko kapag every time na lumilipat ako sa company. Tinatanong ko kung meron bang position na nag available before I came. Is it a new position? Ganun kasi yun eh. Is it a new position? Is it an entry position? Did someone
left the company for the position. Kasi kailangan mong malaman, baka kasi mamaya hindi pala okay yung position na meron ka. So dapat ikaw, ang thinking mo lagi, ay, dapat ano, wise ka. Kasi baka mamaya kaya pala vacant yung position na yun, lahat ng tao dun sa position na yun, umaalis, or wala talaga nagtatagal at that department. So those things you consider. Ako naman, lucky enough, that all of the companies and positions that I lahat ng position na aking pinuntahan or ano, na joinan. Ano ba tong jeep na to? Ba't ba ganito tong jeep na to? Lahat ng pinuntahan kong companies, lahat siya usually fresh position. So, di naman ako nagka-problema. So, pero sa iba, hindi naman lahat ng pagkakataon, fresh position yung mapupuntahan mo. Like, siguro I'm just lucky that I got in, tapos yung napuntahan ko pa, wala talaga, I'll build from scratch. Mas sarap kasi yun eh. Mas favorite ko yun actually, nagbe-build from scratch, ganyan. So, diba, iba-iba talaga siya. Yun yung third. And then, fourth na kailangan mong tignan. Yung attrition, syempre ano, pagdating mo dun sa company, hala, bakit biglang nagre-resignan yung mga tao? Syempre, tanong mo yun sa self mo, bakit sila lahat nagre-resign? Ganyan, ganyan. Ako, very observant kasi ako. I don't, parang I build a wall. I build a professional wall whenever I transfer to companies. Ngayon na lang ako nagbago na tumanda na ako, no? Kasi, parang for me, di na ako masyadong natatakot or nangangamba pa. Like before na medyo madalas may takot pa, may pigil pa yung ganun. Now kasi I would say na hindi na ako ganun. Wala na akong ganung rate in my life. Kasi nga tumatanda ka na rin talaga. As you get old, mas nag-iiba yung priorities mo. So kayo na nagsisimula pa lang, consider nyo lang yun. Ala, bakit nagre-resignan sila? Ba't ganun? Si ganito, 1 year pa lang, tapos nag-resign na. O kaya, ba't si ganito? Diba? Yun yung mga dapat mong i-consider. Kasi, syempre, ayaw, ang hirap kaya maghanap ng trabaho, ha? At the same time, hirap na nga maghanap ng work. Ang hirap din pong ang hirap din mag-process ng mga employment na yan. Hirap na hirap ako dyan, eh. Yung ayoko, eh. Diba? And then lastly, my last tip for you guys. Tingnan mo yung boss mo. Naniniwala kasi ako na magtatagal ka sa company kapag yung boss mo okay. Parang you'll enjoy going to work because your boss is okay or he or she inspires you to go to work. Ikaw din dapat, ini-interview ka naman yan eh, di ba? Nung pagre-reportan mo, i-gauge mo, i-assess mo kung okay ba kayong dalawa. I mean, is he or she someone that you look up to? Is she good with giving direction? Makikita mo naman yan eh. Ikaw, mapapayo ko dun sa mga nagsisimula pa lang, yung mga fresh graduate o kaya they're still figuring out their career. Be very observant and, you know, try to listen and understand the point of view of the person you're talking to. Recognize signals and red flags. Kahit saan yung aspeto, work, career, life, love, dapat you recognize those signals. Kasi pinapakitaan ka na nga eh, ng pangit eh. Tapos ikaw patong ano, ikaw patong poproceed or bibira pa, ganyan. So be keen in recognizing the small details kasi that would save you a lot. So yun, I hope I was able to give you an understanding. Paano na ako? Pamandaluyong na ako. I'll stop filming na siguro from here. But if you have suggestions, anything that you wanted to ask na para gawan ko ng video so that I can share my thoughts, malay mo may mapulot ka. Doon sa mga nagtanong at nag-request nito about their first employment, yung mga dapat gawin, tama ba yung ginagawa nila, ganito ba dapat? I hope I was able to give you a good insight in today's chikahan. Yun, please don't forget to subscribe to this channel. Thank you for all your support and your comment suggestion para sa mga ibang videos ko pa nagagawin. See you on my next one! Bye!